Okay, welcome back muli po dito sa ating Good Life Health Forum ng JC Premier. Muli po ako si Dr. Victor Escueta na maghahatid po sa inyo ng mga kaalaman tungkol po sa ating kalusugan. So muli po, kung kayo po ay may mga katanungan, pwede po ninyo akong i-follow or ipadala yung inyong tanong sa... So sisikapin po natin na masagot po ang inyong mga katanungan. So, may nag-tweet po uli. Okay, so ito ay galing kay Julio Beneventura. Ito ang sabi niya. Hello Doc Vic, napanood ko po yung last episode nyo tungkol po sa Premier Organic Barley. Ask ko lang, maganda din po ba yung barley sa constipation? Ako, ang dami may problemang ganyan. Ito nga si Mr. Wilson, once a month lang yung dumudumi. Kasi po halos isang linggo na ako hindi nadudumi. Please help. Ako, maraming salamat sa tanong mo, Julio. Hindi lang ikaw ang nag-iisa. Maraming tao na meron ngayong problema tungkol sa kanilang pagdumi. Maganda ang barley sa constipation. Malaki din na itutulong nito. Pero meron akong i-recommend sa iyo na mas makakatulong sa iyong kondisyon. Ito yung tinatawag nating Premier Green Tea. Magaling ito sa digestive system, naglilinis ito ng ating colon, inaalis yung mga barabara mo sa bituka at inaalis yung mga masasamang sangkap o masasamang bagay na nasa bituka mo. Yung tinatawag na intestinal sludge, ang tawag doon sludge, para itong bangbang, di ba sa ibabaw ng bangbang nakikita mo, o yung kanal, nakikita mo na umaandar yung nasa ibabaw na tubig, pero yung nasa ilalim, naiiwan. Ganun yung sludge. So, tinatanggal ng green tea yung mga bara na yon para mas magandang dumaloy yung lahat ng nasa bituka mo. At ganun din, mas makukuha ng bituka mo yung mga nutrition, yung mga nutrients na meron doon sa mga kinakain mo, mga gula at mga prutas. Okay, so, pag-uusapan natin, ibibigay ko sa iyo kung bakit maganda ang Premier Green Tea sa iyong kondisyon. Paano ko nasabi na malaki ang maitutulong ng Premier Green Tea sa mga taong may problema sa pagdumi? May apat na magagandang sangkap ang Premier Green Tea. Natural organic na sangkap. Number one, merong itong green tea extract. Alam natin na maraming klaseng tea, no? Maraming uri ng tea. Meron tayong black tea, may oolong tea, may white tea, may green tea. Bakit nasabi namin mga doctors na sa lahat ng uri ng tea, pinaka the best ang green tea? Kasi po, hindi ito dumaan sa proseso na tinatawag na dehydrogenation. So, yung mga ingredients, yung mga nutrients na naandoon sa green tea leaves ay napapanatili na sariwa. Doon po sa ibang uri ng tea, na alis na po yung ibang nutrients. So, mababa yung kanyang mga nutrient levels. So, isa sa mga mataas sa green tea, yung catechins. Specifically, yung epigallocatechins na isang uri ng antioxidant at ito ay lumalaban sa mga free radicals sa nagdudulot ng mga malalang uri ng sakit sa ating katawan. So, dahil sa green tea extract na yan, lumalakas ang iyong immune system, nakakalabang ka sa iba't ibang uri ng sakit, at bukod doon, nalilinis din yung bituka mo ng mga masasamang bagay na nakakabara, at ito yung humahadlang sa pagkuha ng bituka mo ng mga masustansyang bagay mula sa mga masustansyang gulay at prutas na kinain mo. Ikalawang component ng Premier Green Tea, itong psyllium husk. Ano itong psyllium husk? Alam nyo, yung bituka, para lang yung kanal. Nakikita nyo sa ibabaw, tumatakbo yung tubig. Pero yung nasa ilalim, hindi. Kaya po ito yung nakakabara sa ating bituka. So ang tawag po dito ay colonic sludge or intestinal sludge. Ito ngayon bumabara sa ating bituka sa pagitan ng mga villi at humahadlang po na maabsorb yung mga nutrients mula po sa ating mga kinain na gulay at prutas at ano mo pang masustansya pagkain. So, inaalis ng psyllium husk itong mga barabara nito, itong sludge na ito, kaya po makukuha ng katawan ninyo, makukuha ng bituka ninyo, lahat ng mga nutrients na magmumula sa inyong mga kinakain na gulay at prutas. So,
bukod sa nililinis na itong sludge na ito, inaalis ang bitukan nyo. Pag sinundan nyo ng pag-inom ng tubig itong Premier Green Tea, ia-absorb ng psyllium husk itong tubig. So, para siyang gel na mamamaga. So, ang feeling nyo ngayon, busog na busog ka, konti na lang ang iyong kakainin. Kaya, nakakatulong ang Premier Green Tea for weight loss. Kasi, konti na lang ang iyong kakainin. Ikatlong sangkap ng Premier Green Tea, yung tinatawag nating organic prebiotic. So, ano yung prebiotic? May maririnig kayo, may probiotics, merong prebiotics. Yung mga prebiotics, yun po yung mga good bacteria sa ating katawan. Sa ating bituka, specifically, meron tayong mga good bacteria, ang tawag doon mga lactobacillus. So, ito ngayon, bibigyan nyo ng sustansya para po sila ma-maintain yung normal na bilang sa ating bituka. Hindi po talaga sila nagdudulot ng pinsala sa ating katawan, maliban kung sosobra po ang kanilang dami. So, kapag binibigyan nyo ng tamang nutrition yung mga probiotics, yun po yung tinatawag na prebiotics, na maintain po yung normal flora ng inyong bituka. So, gaganda yung absorption ng mga nutrients mula sa inyong mga pagkain. Gaganda rin yung takbo ng inyong bituka, yung tinatawag na peristaltic movement. So, magiging araw-araw ang iyong pagdumi. Kung ilang beses po kayo kumain inyong major meals, yun din po dapat ang bilang ng inyong pagdumi araw-araw para po maging malusog, masigla ang ating katawan. Hindi po dapat nagtatagal ang dumi sa ating bituka kasi po nire-reabsorb ito ng bituka. Kaya masama po yun, yung pong lason na dapat itatapon na ng bituka, nare-reabsorb po uli ng katawan. So maganda, meron kayong prebiotics at meron ding probiotics. So sa Premier Green Tea, meron po tayong organic prebiotics. So, ang ika-apat na magandang ingredient ng Premier Green Tea, yung tinatawag nating yerba mate. So ano itong yerba mate? Napakaganda pong halaman po ito. Ito isang uri ng halaman. At dahil po sa mataas itong fibers na ito, ay nakakatulong po sa ating digestive system. Nakakatulong po sa paglilinis, pangangalaga ng ating bituka. Kaya po nakukuha ng ating bituka yung mga nutrients na manggagaling po sa ating makinain na gulay at prutas. Bukod doon, ito po ay nakakabuti sa ating digestive system, sa ating pong pagbabawas ng timbang kung kayo po ay obese or overweight, dahil nga po nakukuha lang ng katawan yung mga dapat na nutrients mula sa inyong mga pagkain. Pangalawa, na papaayos ng yerba mate yung digestive process sa ating bituka. Nakakatulong din po ang yerba mate sa mga athletes dahil po itong yerba mate ay nagbibigay lakas sa katawan ng mga tao. So, sa mga athletes, napapanatili yung kanilang muscular condition. So, gumaganda ang kanilang performance. So, kung kayo po ay may mga competition na lalabanan, regular po kayo mag-take ng Premier Green Tea. Nakakatulong din po ang yerba mate sa mga tao may cardiovascular problems. Yung mga may sakit sa puso, yung po mga matataas ang blood pressures, yung po mga na-stroke dahil po tinatanggal ng yerba mate yung mga bara-bara po sa ating mga ugat. Isa sa napakagandang effects po ng yerba mate, nakakatulong po ito sa mga cancer patients. Kaya po ito ay laging kasama po sa aking regimen at sa mga protocols na binibigay ko sa mga cancer patients. Dahil ang yerba mate po or ang Premier Green Tea ay mataas po sa antioxidants. Kaya po nakakalaban yung atin pong mga immune cells na labanan ang mga cancer cells. Okay, so yan po ang magandang mga sangkap ng Premier Green Tea. Okay, so maraming salamat sa iyong katanungan na Mr. Julio Buenaventura. At nagkaroon ako ng pagkakataon na magbigay paliwanag at maintindihan ng ating mga viewers ano ang magandang mga health benefits na makukuha natin sa Premier Green Tea. Okay, so muli po ako si Dr. Victor Escueta. Kasama ko po si Mr. Wilson. Magbabalik po kami sa susunod pa nating episodes. Muli po, welcome to the good life!